Tingnan mo mga mukha. Yan yung mukha nila pag wala pang linis. Kain muna tayo mga kabagis ng RIR mga manok before natin linisin itong kulungan ng ating mga patiners. Oh, tingnan mo mga mukha. Yan yung mukha nila pag wala pang linis. Nabili ko to April. Pero hanggang ngayon wala pa rin nangingitlog sa kanila. Baka next month pa siguro. Pero malaki na. Tumitik-tilaok na yan mga kabagis yung mga lalaki dyan. Maingay na. Ah! Ay, di. And before natin linisan, pakainin muna natin ito. Ang dumi. Pasain ko muna before kukuskusin ng sabon. Ito yung problema kapag nasa grower stage na yung mga alaga natin mga kabagis. Yung mga dumi nila, ano na nila, hinihigaan. Yung mga baby pa, yung mga ilang araw pa lang nabili natin yan, takot yan sa kanilang mga dumi. Takot masahi sa kanilang mga dumi. Ngayon, hinihigaan na. Pinapalambot lang natin yung dumi. May mga nagtatanong, no, yung mga 2 months something na daw nila ng mga baboy, pwede na ba daw nilang ibenta?
Kung sa tingin ninyo mga kabagis, pwede na. Nasa sa inyo na yan. Pati again, yung sabi ko nga, kung gusto ninyong sulitin yung panahon at sulitin ninyo yung maabot na timbang, ideally is 3 to 4 months talaga. Pero may kakilala ako na mga 2 months mahigit binibenta na nila kasi they think na yun yung pinaka the best when it comes to saving feeds. Kasi daw, the more mo ipatagal, the more ka daw malugi sa feed. Sabi ko naman, malugi ka kung yung mga ganong edad, kahit 3 to 4 months na hindi lumalaki. Pero kung lumalaki, parang hindi naman siguro. Sabi nga, mas mabilis yung, mas malaki ang mga ginigain ng baboy sa 3 to 4 months na sila daily kaysa bata pa. Yung according yun sa mga experts. Kaya talagang mas may iba dyan na tag 4-5 months nila ini re-release yung kanilang mga alaga. Yan, sabunan ko muna mga kabagis sa problema. Hindi ko kasi ma video, wala kasing maghahawak sa video ko. Sabunan ko na to ng perla na white para matanggal lahat yung ano dyan. And tapos na sila. Tapos ko lang malinisan mga kabagis. So papakain natin ng talbos is ano na lang siya, optional na lang siya. Hindi siya katulad noon nung maliit pa sila na once a day talaga yung ating pagsusumikap na makakuha ng talbos. Pero ngayon, kahit ano, kahit once a week na lang, or basta mayroon lang ano talbos, yun lang natin pakain. Pong wala din kasi okay naman yung dumi nila. Ay, natapos ko na rin masabunan. So mga 4 na ng hapon ngayon, maya maya pakainin na naman namin ito ng feeds. Ayan. Gutom na rin yung ano, yung dumalaga natin na na-AI na. Kunin natin ng kanyang feeds. Itong dumalaga mga kabagis, pinag-diet namin to. So one sa umaga, one sa hapon na lang yung kanyang kinakain. Pero half na lang nito. Pansin nyo, konti na lang yung feeds natin. Parang almost ano na lang, may sobra konti sa kalahati yung bibigay natin. Nagutom na gutom siya ngayon. Just stating yan, kinakain niya ngayon. Sana magkalaman na. At siya nga pala, bawal pala yan pakainin ng mga talbos ng kamote kapag na-AI na, kasi parang makukunan sila mga kabagis kung hindi na pinapakain. Yan. Yung talbos ng kamote, magandang panlaban din yan sa mga kagat ng mga lamok mga kabagis.
pinapakintab ng talbos ng kamuti yung balat ng ating mga alaga. Ayan, kumbaga organic na panggagamot sa katawan nila yung sabi. Ayan. So ito yung ating mukha nung after natin maglinis, magligo ng ating mga alaga. So yun. Alright, so mga kabagi, gusto ko lang idagdag sa vlog na ito na ang ating pagbenta ng mga baboy, ang ating pag-desisyon kung kailan din ibenta, 2 months, 3 months, na sa atin na yan. No? Yung mga sinishare ko is yun yung ating mga good practices na so far ay nag-work sa amin or sa atin, especially sa akin. No? But sa inyo na you think na mag-work or mas maka kuha kayo ng profit kapag 2 months lang i-dispose ka agad, din go ahead. Kasi yun yung ating observation. Depende lang talaga yan kung ano yung ating observation, and then let's apply the observation na ating nakuha sa ating pag-aalaga. So walang masama dyan. And kung yung mga nagsasabi din na 4 months, 3 months yung maganda, din go ahead. Yun yung ating i-follow. Kung tingin natin is mas maganda yun sa ating na side. Alright? So, yung mga nagtatanong din regarding sa pagkain, mas maganda ba daw na pure na lang na ultra pack or pure na lang na bimig? Nasubukan ko na yung ano kasi, yung pure ultra pack yung aking pinapakain after ko napakain ng 3.5 months. Nasubukan ko na rin ng pure na bimig, mga kabagis. Pure na bimig in 3.5 months. Nasubukan ko na rin ano yung timbang at yung combination ng Bimig Expert at Ultra Pack and 3.5 months. Sa totoo lang, based sa observation ko, ang pinakamaganda sa lahat, no, is a combination of Bimig and Ultra Pack. Alam niyo kung bakit? Mayroong difference na mga 5 to 10 kilos bawat isa. Same lang yung gulang, pero may difference ng 5 to 10 kilos bawat isa. Mayroong, when I say 5 to 10, mayroong isang baboy na mas angat siya 5 kilos, mas angat siya 6 kilos, 10 kilos. Ganun yung aking observation. Kaya pinagpapatuloy ko a combination of Ultra Pack and Bimig in 3.5 months. So sa mga nagtatanong, yun yung aking sagot dyan. And also, maganda yung karne. To be honest, maganda yung karne. Hindi ka talaga mapapahiya kapag ipina-display mo na yung karne mo dun sa nagrasyon ng baboy mo, talagang napakaganda. Hindi ka mahihiyang tumingin kahit ikaw mismo. Kasi whenever ma-display na yon, ikaw as may-ari, tinitingnan mo rin, talagang hindi ka mahihiya na. Ang kapal ng taba. O, ang pangit naman ng baboy o yung karne ngayon, ganun. So maganda. So yun lang, kung mayroon kayong mga feeds dyan na pwede ninyong i-mix, ang pinaka main purpose ko why nag-mix ako ng feeds, mga kabagis, hindi yung gusto kong mapabigat yung timbang ng baboy, secondary na lang yun. Or hindi ang purpose ko nyan at first, ha, hindi yung i-make sure ko na maganda yung karne, yung secondary na lang din yun. Yung pinaka main goal natin why nag-mixing tayo ng feeds, Ultra Pack at Bimig, is to lessen the cost, yung expenses natin sa feeds. Kasi ang mahal yung Ultra Pack kaysa Bimig Expert, kaya kinukombine ko para hindi ganun karaming maubos na Ultra Pack sa kanila, most especially kapag nasa grower stage na sila. So yung pinaka main goal natin, at yung resulta is secondary na lang. Hopefully ganun din yung mangyari sa inyo. Observe lang kayo kung ano yung mga feeds dyan na mahal, tapos i-combine niyo ng feeds dyan na hindi naman ganun kamura, yung tamang-tama lang, i-combine niyo, then i-observe din niyo kung ano yung resulta. Alright? So thank you so much, mga kabagis. Have a great day.